Magandang araw mga amigo. Welcome to my YouTube channel. For today's video mga amigo, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng link sa integrated amplifier. So, ang setup natin mga amigo, dalawang integrated ang gagamitin natin at mixer and equalizer. Bago ko simula ng video mga amigo, big shoutout sa aking pinsan, si Anthony Flores. Happy happy birthday Prim. Kwita wali firme. At sa magigiti nating mga health workers sa Qatar, no? Una-una sa aking kababayan na si Rosa May Cabau. Shoutout sa iyo kay Ana Marie Pamplona. At sa kaka-birthday lang din, no? Sa beautiful and sexy na si Pay. At sa kay kakosang nurse na si Eds. Big shoutout sa inyo. At sa lahat ng mga health workers, mga frontliners, no? Mag-ingat po tayong lahat. Big shoutout po sa inyo. So mga amigo, magsisimula na tayo. Let's go! Ito na mga amigo, no? Papakita ko sa inyo mga gagamitin natin. 7-channel mixer to DVX equalizer to channel at dalawang integrated amplifier. DV audio parehas mga amigo, no? So sa 400 watts na integrated amplifier, ikakabit natin tong dalawang D12 na speaker, no? 400 watt each. Tapos, ito naman sa isang amplifier mga amigo, AV802VT, kakabit natin itong dalawang D15 na 3-way. No? Magkukwento ako ng konti mga amigo, eh, no? Kung bakit TV Audio brand ang gamit ko. Kasi mga amigo, nung wala pa akong amplifier, ang gamit ko noon is a subwoofer, no? 5.1. Hanggang ngayon, gumagana pa rin. So, subok ko na. Actually, ito mga amigo, subok ko na rin, no? Kasi nasa 5 taon na itong maigit, hindi ko pa nabubuksan. Wala pa siyang sira, no? Yan, ang ganyang katibay ang DV Audio brand. Kaya, subok na, no? So, mga amigo, ang gagamitin nating connectors, papakita ko sa inyo, ito, tatlo lang. No? Isang pair ng male XLR to RCA, isang pair ng female XLR to RCA din, at RCA to RCA. So yan mga amigo, punta na tayo sa setup. So andito tayo sa likod ng gamit mga amigo para sa setup. Ang first step natin mga amigo is mixer to equalizer. So ito po yung gagamitin natin na connectors, no? Male XLR to RCA. So from mixer mga amigo, ikakabit natin out, no? Left channel and right channel to equalizer mga amigo. Ayan. Natin ilaw yun. So, two equalizer mga amigo, two channel to, channel 1 and channel 2. So, ayan, may label yan mga amigo, left channel and right channel. So, sa channel 1 mga amigo, kakabit nyo tong left channel. Sa input, input ng channel 1, then yung right channel mga amigo, input ng channel 2. Ayan. So, next, ito naman, XLRP male to RCA. So, out naman, out ng equalizer, left channel sa channel 1, right channel sa channel 2. Two integrated amplifier na to mga amigo. So, dito muna tayo sa isang integrated amplifier mga amigo, sa input ng audio input.
no? Say, kinabit ko sa auxiliary, mga amigo. Yan. Ngayon, kung paano i-link to papuntang isa pang integrated amplifier, mga amigo. Ito po, gagamit tayo ng RCA to RCA. So, yan mga amigo, ito i-explain ko sa inyo. Itong isang integrated amplifier ko, mga amigo, meron siyang line out, no? So, pwede siyang kabitan papuntang isa pang amplifier. So, hindi lahat ng amplifier, mga amigo, integrated amplifier, is meron po nito. Ito po, mga amigo. Line out, no? Hindi lahat ng integrated amplifier is meron nito. So, yan mga amigo. Ikakabit natin. Out, line out. So, ito yung ganito pag-setup ng link, mga amigo, to another integrated amplifier. So, papuntang audio input ng isang integrated amplifier, mga amigo. So, nakaset sa harap ko, sa selector is nasa tape. So, sa tape natin ikakabit. So, ito mga amigo, ito yung pag-setup ng link, no? Line out to input ng integrated amplifier. So, yan mga amigo. So, parehas po gagana yan, no? Parehas magpa-function yung volume niyan. So, ikakabit natin yung mga speakers, mga amigo, gaya na sabi ko, yung D12 na speaker na pair, ikakabit natin dito sa 400 watts. Tapos yung D15, ikakabit natin dito sa specs nito, mga amigo. Actually, marami kasi nagtatanong, no? Kung totoo bang 2,000 watts, 1,000 watts per channel. Sa akin, mga amigo, mukhang hindi legit yun, no? Abangan nyo sa next content natin, mga amigo. Bubuksan natin tong amplifier na to na AV02BT, no? Bubuksan natin para malaman natin kung totoong legit na 2,000 watts to. Pero sa performance, mga amigo, kayang-kaya niyan dalin yung apat na D15, no? 2-channel yan. So ikakabit ko muna yung mga speakers, mga amigo, then magsa-sound check tayo. Ito na mga amigo, magsa-sound testing na tayo, no? Gamit ang setup ng link to another amplifier, no? Credit to the owner of music. Maraming salamat po, sir. Ito po, susubukan na natin. So, yung D12 nakakabit po dito sa isang integrated, D15 nakakabit din to sa isang amplifier na integrated. So, ito po yun mga amigo. Yung pinakita ko sa inyo. So, testing tayo mga amigo. Sound test tayo. Yan mga amigo. Ang ganda ng tunog. Get natin hanggang 20 dB mga amigo. Yan. Ang lakas na mga amigo. Ang lakas ng bass. Thank you.
Elgada amplifier. So ngayon mga amigo, itetesting natin kung gumagana ba yung amplifier kung naka. So dito ang main connection mga amigo, ito yung link ng amplifier. So inaan natin to kung gumagana pa rin yung isang amplifier. Yan mga amigo. So gumagana pa rin yung D15. Ngayon baliktad rin naman natin. Ito ang ibo-volume natin. Yan. 10 o'clock lang mga amigo. So babaan natin to. Yan mga amigo. May 12 yan na tumutunog. Ayos na ayos. Ha? So ngayon bagsabayin natin mga amigo. Parehas mga amigo. Ang ganda ng tunog. Ang ganda ng bass mga amigo. Ayan. So ayan mga amigo. Ganyan lang po yung pang setup ng link, no? Amigo, meron din akong vlog, may video din ako na dalawang amplifier din na gamit, no? Using Y splitter. Search nyo na lang mga amigo. Ngayon, kung bago kayo naligaw sa aking channel mga amigo, please subscribe mga amigo. Paki-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong video. At kung nagustuhan nyo aking video mga amigo, please like the video mga amigo. So yan mga amigo, testing natin ulit. Yan, malakas mga amigo. Puntahan na tayo ng barangay. So yan mga amigo, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po.